Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin sa banal na mukha ni Jesus. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kagalakan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kalakasan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kalusugan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming katapangan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming karunungan. Banal na mukha ni Jesus, presensya ng Diyos Ama. Ipagkaloob mo ang mga biyayang kailangan namin. Banal na mukha ni Jesus, sinamin ng iyong mapagmahal na puso. Tulungan mo kaming maging tulad mo. Banal na mukha ni Jesus, kaloob ng banal na Espiritu Santo, ipakita mo sa amin ang iyong pag-ibig. Banal na mukha ni Jesus, labis ang kalungkutan, ipagkaloob mo ang aming kahilingan sa pamagitan ng iyong biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Si Sister Myla na makakasama ninyo sa araw na ito. Matapos natin talakayin ang credo at sakramento nito na halipas na 20 buwan, ay pagtutuunan naman natin ng pansin ngayon ang kautusan. Pero bago natin himayin ito, ay siguraduhin na kapag-comment na kayo ng present sa video na ito. Ano nga ba ang kautusan? Bakit kailangan may kautusan? Ibig sabihin, ang paglabas
kaligtasan mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan o pagkakamali sa kaibigan ni Kristo. Bakit kailangan ang kautusan? Kailangan ang kautusan sapagkat ibig ng Diyos na mamuhay tayong lahat sa kapayapaan. Mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Maging magalang at makatarungan sa bawat isa. Lahat ng ito ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. Ngayon, itatalakayin natin ang dalawang dakilang utos. Ang dalawang dakilang utos ay bumukasama rin ang sampung utos ng Diyos. Dahil ang sampung utos ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang tatlong utos ay para sa Diyos at ang ikaapat hanggang ikasampung utos ay para sa atin at sa ating kapwa't tao. Pag duduruin natin yan, ganito ang yan ang pagkatuwang at kaisa-isang utos ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Minsan ay may nagtanong kay Jesus na isang kabataan, "Guru, ano dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot sa Jesus upang magpaliwanag na dapat munang kilalain ang Diyos bilang kaisa-isang mabuti, ang kataas-taasang mabuti at buhay na lahat ng mabuti. Ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, tuparin mo ang mga utos. Ito ang ibig sabihin ng mabuhay na mabuti. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ito ang pinakadakila at kauna-unahang utos. Isa-isahin natin ang sinasabi sa unang dakilang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ang pag-ibig na nagmumula sa isang pusong malinis, matiyaga at matatag na kalooban ibinibigay sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Sakop itong virtue ng katarungan. Ibigin ang Diyos ng buong isip, ang taong maingat ay nag-iisip ng kanyang mga hakbangin. Ang virtue ng kahinaunan ay ang wasong tuntunin ng gawain at pagsunod sa utos ng kabutihan na walang iba kundi ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa. Ito ang pagpapahalaga sa buhay pang kaluluwa. Tinuturuan tayo ng virtue ng pagtitimpi sa sarili upang iwasan ang masamang hilig, kubisyo at ilagay sa matuwid ang mga naisin. Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Ang virtue ng lakas ng loob ang magdudulot ng kakayahan upang lubigin ang takot na harapin ang mga pagsubok at mga pag-uusig. Ang aking lakas at awitin ay ang Panginoon. Puso, isip, kaluluwa at lakas. Lahat ito ay angking sangkap ng isang individual na kaloob ng Diyos upang mahalin siya at sundin natin. Kaya't may papakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad natin sa mga utos ng Diyos at gayon din sa pagtupad natin sa batas ng simbahan. Ang ating simbahan ay itinatag ni Jesus, kaya ang pagsunod natin sa utos ng simbahan ay pagsunod na rin natin sa Diyos. Dahil kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos at sa batas ng simbahan, makakaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan na humahadlang para maranasan natin ang langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun din kapag tayo ay nagsisimba at nagdarasal, dahil sa pagdarasal, ay naging pag-usap tayo sa Diyos, kaya naipapakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng oras sa Kanya. Kapag naging pag-usap tayo sa Diyos, para na rin tayong nag-aaral sa Kanya at gumaganda rin ang ating asal. Kaya ang batang nagdarasal, masipag mag-aral, maganda ang asal at nagmamahal. Ulitin nga natin,
kapwa gaya ng iyong sarili. Alam niyo ba mga bata, ang kwento ng mabuting Samaritano? Gusto niyo pong marinig ang kwento? Siya, mga bata, narito ang kwento. May isang lalaking sugatan na nakahandol sa isa daan at halos wala ng buhay. Tatlong tao ang dumaan doon at nakita siya. Ang dalawang taong na ay lumampas lamang at di siya pinansin sapagkat ayaw nilang maabala sa paglalakbay. Subalit ang nahuling dumaan doon ay isang Samaritano. Naawa siya sa lalaking sugatan at pinapitan niya ito. Ginamot ang mga sugat at tinala sa bahay panunuyan. Inihabili niya iyon sa may-ari ng bahay, pinaalagaan at nangakong babayaran ang lahat ng makagastos sa kanyang pagbabalik. Ganyan naman ang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Katulad ng mabuting Samaritano, dapat ay tumutulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan ng walang hinahangad na kapalit. Halimbawa din ito ay ang pagtulong natin sa mga gawaing bahay. Tulad ng pagbabalis, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bakuran, at pagtulong kay nanay sa pagluluto. Kung nasa paaralan, maaari din tulungan ang kaklase sa aralin. Itapo ng basura sa basurahan at magbigay ng pagkain sa kaklase na walang pagkain. Ang mga ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Ganyan naman ang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Katulad ng mabuting Samaritano, dapat ay tumutulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan ng walang inahangad na kapalit. Mga bata, tapos na ang episode natin ngayong araw. Pero bago tayo magtapos, ano nga ulit ang dalawang dakilang utos? Tama! Bigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at ng buong mong lakas. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. At bukas, magkita-kita ulit tayo sa may bagong episode ng Catechesis ni Sis. Tayo'y manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na mapagmahal, papuri at pasasalamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo po sa amin. Humihingi po kami ng iyong tulong at gabay na may padama po namin sa iyo ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban mo at pagtulong sa amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.